Sinabi ni AFP Chief of Staff General Delphin Bangit na lahat ng paraan ay ginagawa ng mga local leaders na lalawigan ng Basilan para sa kalayaan ng tatlong dinukot ng mga bandidong Abu Suyab. Nagsasagawa ng coordination yung PNP at saka AFP for possible actions against the supposed kidnappers. Wala pa kami natataga progress ng mga actions taken sa on the reports. Siguro once na naka-move yung mga forces in their positions, just in time we'll be getting feedback from our troops. Dagdag pa ni Bangit na ang mga lawless elements ay kumukuha lagi ng tiyempo para manggulo. Pagka lawless elements, they do whatever they want. Kaya nga tayo gumagawa ng mga actions para ma-contain yung kanilang mga paggawa ng ganito. Alam naman natin na ito yung kanilang ginagawang panggugulo sa ating mga kababayan. And so the soldiers and the Philippine National Police are doing their best. Si AFP Chief of Staff General Delphin Bangit. Iniulat din ni Basilan Vice Governor Al Rashid sa Kalahul na may mga hakbang nang ginagawa ang pamahalaan lokal ng Basilan para sa agarang pagpapalaya sa tatlong panibagong bihag ng Abu Suyab Group. Gumagawa na siya umano ng paraan para makatulong sa nasabing krisis. Sinasabi rin sa ulat na may mga emisaryo nang pinadala ang pamahalaan lokal ng Basilan para maging tulay sa pagkipag-usap sa mga kidnappers para mapalaya sina Claudio Mañanita, Rolando Francisco at Dariel Demco Quintela. Residente ng Barangay Aguada, Isabela City, Basilan. Nakipagpulong na rin umano si sa Kalahul sa mga miyembro ng pulis at militar sa gagawing hakbang para resolbahin ang panibagong krisis na kinakaharap ng Basilan. Binabalidate na rin umano ng mga otoridad ang mga text messages na natatanggap ng mga kamag-anak ng tatlong bihag na humihingi ng ransom demand. Ngayong nabuo na ang Task Force Mañanita, pinaplano na kung paano tutugunan ang panibagong kidnapping sa probinsya at sa kasalukuyan ay wala pa rin ideya ang mga otoridad kung saan dinala at itinago ng mga bandido ang tatlong mga bihag. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tumitigil ang puwersa ng pulisya at ng 1st Marine Brigade sa pagtugis sa grupo ni Abu Suyab Group Leader Puruji Indama na siyang responsable sa pagdukot sa tatlong inosyenteng sibilyan. RH 911, Bing Formento ng DZRH Nationwide.